Yo! What's up? Magandang hapon sa lahat. Dito naman tayo sa panibagong vlog. Panibagong usapan na naman ito. Panibagong buhay na naman. ngayong hapon mga karuko, wala akong masyadong ginagawa kasi napahinga ako ngayon. Kakatapos ko lang mag-edit ng mga kanta. Tapos ko lang mag-edit ng mga nag-record dito para sa mga campaign jingle ngayon 2022. Sorry kung nakapaglinis, medyo madumi pa dito sa studio, pero lahat ng yan malilinis natin, hindi man ngayon kasi nga, relax tayo ngayon. Dami akong plano dito sa studio talaga, mga isolation po dito, tsaka mayroon din ilaw, tapos itong dalawang monitor speaker ko dito, lilipat ko siya dito sa mesa para mas malinis yung tingnan ito. Ito extra computer, doon ko ilalagay sa tindahan ni Mami kasi para magamit din niya sa mga pagsusulat niya sa araw ng mga nagbenta siya o nagbuka siya ng tindahan. Magagamit niya yung computer na yan. Gusto ko lang sabihin sa inyo yung hapon na samahan niyo ako kasi meron tayong gagawin yung hapon. Hindi ako gagawa ng rap, hindi ako mag-freestyle. Ang gagawin ko yung hapon, magluluto ako ng vegan burger para alam mo yun, healthy lifestyle. Samahan niyo ako mga kakuko. Una natin gagawin mga kakuko, kuhain natin yung ginawa ni Mami na veggie patties. Tsaka wala na, magluluto na lang pala ako ng vegan burger. Ito yung ginawa ni mga kakuko. Tingnan natin yung ice. Sarado muna natin yung rep, ha? Oops! Sara! Yan, meron na ako ditong veggie patties. At meron na din akong tinapay. Kumpletuhin muna natin. Ito na, may tinapay na ako dito, men. Hindi ko na sabihin ko anong brand kasi bawal. Kaya talikod natin ito kasi hindi niya kasali. Yan. Samahan niyo ako magluto. Hindi ko makapakita sa inyo mga kamuko kung paano ko ito ipaprocess, pero meron ako ditong veggie meat o tinatawag natin na gamitin natin veggie patties sa ating burger. Hindi na ako tinapay dito, mga slice bread dito. Pakita ko na sa inyo mamaya kung paano ko lutuin kasi wala akong camera holder ngayon, wala akong tagahawak ng camera o cameraman o camera woman kasi meron siyang importanteng pinuntahan at hindi natin yung pwedeng sa kabaling dahil para din yan sa picture namin. Wow! Bars! Teka lang, unang gagawin mga kakuko, ketchup. Bawal nyo tingnan, ha? Ketchup, basta ketchup siya. Hindi na sabihin ko anong brand niya, hindi naman tayo pinapayaran mo. Baka naman. O ito, hindi ko na nasabihin mo ng pangalan ito. Haluin ko sila itong ketchup tsaka yung mayonnaise para ipangpalaman sa ating burger. hindi ko nakita yung gunting. Butchelyuhin ko na lang. Mas madali pa. Wala pa akong hahanapin. Okay, wala na yung mayonnaise na lang. Diyan, sa mga bata dyan, huwag niyo pong gagayahin, ha. Kasi hindi magandang pambukas ng mayonnaise ang kutsilyo. Ito, kaya siguro ito ng kamay. Wala pa naman akong kakayos na. Para sa inyo nga, pumuksan natin ito. Shake-shake mo na. Yun. Uwa mo! Tapos, siguraduhin natin na wala kahit anong dumi. Pag sigurado na kayo, kaya natin ilagay. Diba? Mas madali. Ketchup. Ano ka ba naman? Ketchup, pinapahiya mo ako. Ako talaga na bad trip sa iyo. Wala na. Bad trip lang. Sira ulo ka. Nagagalit ka sa mga ketchup. Hindi mo mabuksan. Hindi tumulog. Ang pilisin. Daan dyan. Pag naman tayo sa mga sinasabi natin. Ayun, halo ko na mga kakuko. Hindi ko alam ang itsura nito pero
Pwede itong pa naman, nakikita ko sa pagmumibili ako ng burger dyan. Sa mga nakatikim ng PN's Burger. Kaya pinakawis na. Sa mga nakatikim ng PN's Burger, hindi ko talaga akong gumagawa nun ha. Yung asawa ko po, siya po yung gumagawa nun. Ito yung subok-subok lang itong akin. Itong patty na to, siya rin nagawa nito. Hindi ko nakasabihin kung ano yung ingredient nyo. Diba? Pagutan ako ng ulo pag umuwi. Alam mo dati mga kaupo ko, hindi ako mapagkatiwalaan talaga. Kapag ako naiiwan dito sa bahay, tamang duda na yun dyan. Pero simula nung napag-isang dibdib kami, char. Hindi, simula yung nablesingan kami ng pastor namin. Tsaka ng propeta namin, na simba namin. Pangalawang ingredients, ay back to story muna tayo. Ayun. Nag-iba na yung takbo ng buhay namin kasi alam namin na asal namin. Alam namin na meron tayong mga dapat na inuuna at hindi na tayo magbaliw-baliwan sa mundo ito. Tayo ay isa na, hindi na tayo dalawa. Ayun. Nag-iba yung trato niya sa akin. Siyempre, ano eh. Founded naman sa word ni God. Ayun, hindi na siya nagagalit, hindi na siya nagdududa. May tiwala na siya. Makikita mo na takot lang siya dati na mawala. Hindi naman ako gwapo, pero ahem. Hindi na sabing gwapo ako, pero baka naman. Hindi. Takot lang siya mawala ako dahil na sorry, hindi kami, nung magkasama kami. Ay, laging dumita ng duda. Siyempre, dati, gago rin tayo. Hindi pa tayo nakabago ni Kristo, di ba? Ayun, wala din siya tiwala sa akin. Eh, yun ang rason, kaya wala siya tiwala sa akin. Pero teka lang, maawo ko. Kuha muna ako pipino. Tara, maawo ko pipino, pero gasa muna natin. Buti na yung malinis tayo. Hindi para iwas COVID, kasi hindi tinatablan ng COVID ang mga anak ng Diyos. Iwas dumi lang. Kasi yaks naman kung kakainin mo yung dumi, di ba? Ang dumi-dumi mo na. Ginanito yun eh. Hindi mo nung ginagaya mo lang, mga kaupo. Pero pagkatapos ko iwain ito, mga kaupo, magtatanong muna ako kila mama kung sinong kakain ito. Alangan naman ako lang. Napakasama ko ng mga anak kung ganun. Diba? Iwain lang natin. Tapos, kapag iwanan na natin lahat. Pwede na. Siguro mga lima lang kami dito. Tinini, Tianjo, Mama, kay Marcel, ako. Lima lang ano. Wala si Brother John Paul eh. Tsaka wala din si Direct Norlin. Mami Norlin. Kinikilig na naman ako. Iba pa naman pag kinikilig ako. Kasi pag kinikilig ako, kinikilig ako. Isa na tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 5 na. Ito, balik ulit doon. Galing yan, oh. Yung nagbablog ka, tapos dito sa syudad, mayroong pambot. Hindi, yok na. Tayo yung mabuting tao na. Hindi na tayo mga away na ibang tao. Ano lang kasi, napaka-ingay. Pero ayos lang, trip naman nila yun. Kaya nga, 1, 2, 3, 4. Wala pa na isa. Paano natin ito? Paano naman sabihin nila na damo tayo? So, ready na yung pakita ko sa inyo. Linisin ko muna kasi tayo ay magluluto. Meron na tayong zoom ko ha. Mayonnaise. Patties. Tinapay. Tsaka, ano to? Pipino. Sige, balik na tayo doon. So, magluluto pa tayo. Ngayon, mga kaupo, iwanan ko muna dito. Tatanungin ko muna sila mama kung ilan yung kakain sa kanila. Para wala naman tayong masahin na pagkain. Maraming nagugutom ngayon sa kalye. Pero dinideklara ko lahat sa pangalan ni Jesus na wala na magutom. Wala na maging homeless. Lahat makakain na. Pero hindi ko gagayahin maarating na sana all. May bakuna. Sana all makatapos ang pag-aaral.
Sana all. Tahimik ka. Tagal mo na sa Senado. Wala ka pang ginagawa. Tanong tayo sa kanila. Pag-iingay lang tayo kasi baka may bata. Baka natutulog. Ilan lang kakain ng burger? Ha? Ikaw? Si mama kakain yan? Tulog pa eh. Sige. Ayan, mga kakuko ko. Meron nga, dahil nga tiyakaan ni kuya, dalawa na lang akin. Hindi, joke. So, uli ko na itong tinapay. Kasi sayang din naman. Mugi dito sila brother Jan Paul, si mami. Nakakain sila ito. Hindi na ako gasayan ng pagkain, mga kakuko kasi nga. Naranasan ko na kung paano kumayod. Paano gumasto sa sarili. Ay, bitipid, men. Ang nakakuko, mag-umpisan tayo magluto. Unahin ko muna ng tuyo na yung pati. Siyempre, need natin ng oil. Mayroon pa ba? Oh my God, paano ka naman? Yun, meron pa. Pero mantika, naglalagawan mantika para hindi dumikit. Kasi hindi naman siguro non-stick itong aming lutuan. Hindi naman siguro non-stick itong aming lutuan. Ayan, unahin natin itong pati na lang, mga kakuko. Pati. Unahin natin yung pati. Pero ang medyo pati. Una, pinitin natin. Pinakamahina. Shabby, kumaingay. Magbablog ako, gawa sa loob. Ikaw ba? Ayan pa kulo sa buhay. Ito lang, ito lang kaliit, mga kakuko. Para hindi dumikit, ang natin yung pati. Tayo muna natin na uminit siya. Tumao! Balik tayo sa buhay. Realidad ng buhay ngayon, siguro kung di ka mayaman, nasa level ka ng medium. Sinasabi kong medium, yung kaya mo lang mabuhay, kaya mo lang kumain ng 3 beses sa isang araw, kaya mo lang sumuporta sa sarili mo at sa sarili mong pamilya, hindi ka makapagbigay dun sa iba kasi nga, medium ka. Kasi nga, yun lang ang kaya mo. Pero alam ko mga kakuko na nangako ang Panginoon sa atin na sa lahat ng problema natin sa buhay, nandiyan siya. Sa lahat ng problema mo na hinaharap ngayon, mapapamilya man yan, pera man yan, o relasyon man yan sa pamilya mo, relasyon mo yan sa iniibig mo, o relasyon mo yan sa kaibigan mo. Kahit anong problema sa mundong to, lahat yan may kasagutan. O lahat yan ay merong, tinatawag nito, yung lahat ng yan ay merong katapusan. Kasi hindi naman tayo pababayaan ng ating Panginoon, di ba? Ayun lang. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kasi nga, mga anak niya tayo, ayaw niya na nahihirapan tayo. Kaya mismo yung laban na dapat natin harapin, itinapos niya na para sa atin yun. Ang gagawin na lang natin, hindi natin alam kung saan may patungo o yung buhay natin pariwaraman o yung buhay natin ay talagang di mo matatawag na buhay eh. Kasi para kang sa mundong to, para kang patay na naglalakad kasi wala kang patutunguhan, wala kang pupuntahan. Yun yung gustong linawin sa atin ng Panginoon na sundan mo ako na ako yung daan, ako yung liwanag. At ako mismo yung kaya magbigay sa'yo ng buhay na walang hanggan. Ayun, sunod ka sa salita ng Panginoon. Siyempre, bago ka sumunod sa salita ng Panginoon, meron siya ipapadala ng tao sa'yo. Example, si pastor, pinadala niya sa'yo. May tao ka nakilala na Christian na o babad na sa salita ng Panginoon. Pag sinabi kong babad, mga kapatid, ito yung mga kakuko. Pag sinabi kong babad, ito yung mga talagang may relation na o may relationship na dun sa Panginoon natin na sa Yesu Kristo. Ayun nga, nagamitin sila ni God para mabago yung buhay mo. Nagamitin sila para umayos yung takbo ng buhay mo. Mayroon na silang mga advice. Hindi sa kanila galing yung advice. Mayroon silang mga advice na galing mismo sa salita ng Panginoon na makakapagpatuloy sa buhay natin lahat. Mayroon silang mga advice na galing mismo sa salita ng Panginoon na kayang tumuwid sa ating lahat. Ang gagawin na lang natin, makinig tayo kay pastor, o kay evangelist, kay teacher, kay apostle, kay prophet. Makinig tayo sa mga salita na
yun, binibigay nila sa atin. Dahil nga, meron yung tulong sa atin. Magagamit natin yung balang araw sa pagharap sa buhay na to. Medyo nahihirapan ka finances. Baka siguro di ka nagbibigay ng tithes o nakakalimot ka na magsauli ng tithes mo sa Panginoon, di ba? O dito tayo sa physical health, baka hindi ka kumakain ng mga tamang pagkain o kagaya ng mga, ito nga, gulay na pagkain. Merong mga advice na ganun eh. Ang Biblia mismo, dun sa Book of Daniels, di ba? Gulay ang pinapakain sa kanila dun. O gulay talaga yung pinili nilang kainin. Kasi yun, instruction sa kanila ng Panginoon. Nakatulong sa katawan, syempre sa utak din. Makapagpagana na mabilis sa utak natin. Ganun din yun. Yung buhay ng, patayin ko muna to ha. Yung buhay sa mundong to, mga kakuko, hindi natin masasabi talaga na kakayanin natin. Hindi natin masasabi na kakayanin ko mabuhay sa mundong to na walang tulong mo. Wow, bars na naman, di ba? Freestyle naman tayo eh. Mamaya na yung freestyle, nag-explain ako eh. Hindi mo masasabi na kakayanin mo yung problema, yung bigat ng mundong to sa sarili mo lang. Bait nga sabi yun. Ang daming tao nagpapakamatay mga huko. Madaming tao nagpapakita ng malakas daw sila, kayang-kaya daw nila na harapin yung mga problema nila. Pero kung walang Panginoon, straight ka na sabihin, real talk to, hindi mo kaya mabuhay sa mundong to. Yan lang. At magloto na tayo! Init na siguro to. Kanina pa ito eh. Pinatay ko ng tablet. Yun! Kakain na tayo yung ginawa natin. Veggie burger. Siyempre may extra pepino. Pepino pa lang, banana na. Boss, hindi mo lang inabot ng 2 minuto. Ayan ang patunay, gutom na ako. Ay mga kuko, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin yung hapon. Itakita tayo sa susunod na vlog at marami pang ganitong vlog. Sorry kasi hindi ko napakita sa inyo kung paano ko niluto yung veggie patty. Tapos sunod na lang. Alam ko marami pang next time ha. Sa mga hindi pa naka-subscribe, hindi pa na ipakabilang sa pamilya ng mga ako, simulan mo na ngayon. Pindutin mo yung subscribe button mo, mag-like, comment ka na rin kung gusto mo itong video na to para sa mga susunod na marami pang video. Ayun lang mga ako, God bless sa lahat. Jesus loves you.